Jake Chinugi dahil mas bagay si Paolo kay Kim. Marami ang nagulat nang si Paolo Avellino ang inanunsyong gaganap na vice chairman sa What's Wrong with Secretary Kim ng ABS-CBN VIO. Umaasa kasi ang karamihan na si Jake Ejercito ang makakapareha ni Kim Chu sa nasabing series na Filipino adaptation ng isang hit South Korean webtoon series at naging highly rated TV drama series din. Lumabas kasi ang mga photos na kuha sa naganap na story ko nito few months ago. Sa mga nasabing photo ay kita ang names ni na Jake at Kim sa center part ng table bilang mga bida ng series. Ang What's Wrong with Secretary Kim, sana ang follow-up ni na Kim at Jake after ng kanilang unang project na Feed Check, na naging number one series sa Prime Video Philippines at kung saan nakitaan sila ng chemistry ng viewers. Ito rin sana ang unang beses na magiging bida si Jake. Pero naging mas malakas ang tambalan ni na Paolo at Kim sa series na Line Lang, na nag-number one sa Prime Video sa iba't ibang bansa. Sa sobrang patok nga ng Line Lang, ay nag-top 11 most watched series ito sa worldwide ranking ng Prime Video. Ayon pa sa direktor ng Line Lang na si Direk FM Reyes, maraming bansa raw ang nagre-request sa Prime Video na ipalabas ito sa territories nila. Kaya hindi nakakapagtaka na si Paolo ang napili sa role na vice chairman na ginampanan noon ni Park Seo-joon dahil kilala na siya sa iba't ibang Asian countries dahil nga sa Line Lang. Well, maski nga ako ay nalulungkot sa nangyari kay Jake, pero ganun talaga at saka isipin na lang natin na baka mas may bonggang plano ang ABS-CBN sa kanya, diba? Sa ngayon ay excited na ang madlang people sa muling pagtatambal ni na Paolo at Kim sa Pinoy version ng hit series na What's Wrong with Secretary Kim, na ibang-iba nga sa ginawa nila sa Line Lang.